Mapagpalang araw po, ako po si Kagawad Lovely Biglang Awa ng Barangay Gulot, Quezon City. Unang term ko pa lang po bilang kagawad at ang ating mga proyekto po para sa mga kabataan, nagkakaroon po tayo ng mga feeding programs at mga proyekto para sa mga solo parents. At meron din po tayo mga proyekto para sa mga gusto ng trabaho. Marami na po tayo nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng ating security guard training na 7 days training, tapos meron na po sila kagad na trabaho. At meron din po tayong mga programa katulad po ng libreng serbisyo na wala na pong babayaran ng pamilya pag nawalan po sila ng mga mahal sa buhay. Libre po ang palibeng at ang baisa crematory. Nung hindi pa po ako kagawad, kami po ay nagbabantay po ang nagmamanage ng negosyo namin sa funeral. At meron din po kaming resort sa Bataan kung saan kami, ako din po yung nagmamanage po doon. Tapos meron din po akong dalawang anak. Solo parent po kasi ako. Tapos ayun, kaya po nung tumakbo po ako ng kagawad, ang mga proyekto ko po na talagang pinupush is yung para maging sustainable po yung mga proyekto at mga benefits po ng mga solo parents. Tayo rin po yung advocate po ng animal rights. Kaya po nakakatuwa po dahil meron pong programa yung ating Mayor Joy Belmonte para sa mga nahuhuli nating mga galang aso at pusa na mga proyekto para po ipapaampon po sila o gagawin pong mga service dogs. Sa tulong po lahat po yung mga proyekto natin na yan, sa tulong po siyempre ng ating Kapitan Ray Alvin Tolentino at ng konseho. Tayo rin po yung mga nagpapakain po ng mga malnourished na mga bata, kaya nagkakaroon po tayo lagi ng mga feeding program. At pag may mga disaster po, like mga sunog, tayo rin po yung mga naka-assign po na magpapakain po sa mga nasunugan po. Marami po tayong proyekto sa ating barangay. Unang-una na po dyan, ang ating proyekto na libreng serbisyo, walang babayaran, iiyak na lang. Yun po yung lagi ko po kasing sinasabi pag nagsasalita ako. Dahil meron po tayong partnership with Mayor Joy Belmonte and Quezon City Government through Social Service Department. Yun po yung libreng serbisyo, palibing at baisa crematory. Kung saan yung pong mga nawawalan po ng mga mahal sa buhay, yan, tinutulungan po natin para wala na po silang iintindihin. Meron din po tayong programa para sa mga solo parents. Dahil tayo po ay isang solo parents, gumawa po tayo ng isang asosasyon na may higit kumulang na po na 500 members kung saan tinutulungan po natin sila na magkaroon po ng benepisyo. Dahil syempre po, pag magkakasama-sama po ang mga solo parents, mas madidinig po ang boses natin. At nakakatuwa po dahil po simula po nang itinatag po natin itong samahan na to, ay nare-recognize na po tayo ng gobyerno. Katunayan po nitong nakaraan lang, namigay po tayo ng libre school supplies and bags at saka ng face mask para sa mga anak po ng solo parents. Nung kasagsagan po ng pandemic, talaga pong kami ang nasa unahan ng serbisyo dahil po sa pamimigay po ng mga food packs bahay-bahay dahil bawal nga pong lumabas yung mga tao. Talagang binabahay-bahay po natin yan at inaabot po tayo ng gabi sa pagre-repack po at talagang lahat po ng mga bahay sinusuyod po natin para mabigyan po natin sila lang serbisyo po natin. Pangarap ko po sana na mas mabigyan pa po ng mga benepisyo talaga ang mga solo parents dahil napakahirap po na mag-isang magtaguyod ng anak. At sa pananaw ko po, simula po nang naupo po ako, hindi po talaga kami nabibigyan ng pansin. Pero simula po ngayon, nung nahawakan ko po din ang mga grupo po ng solo parents, at least po kasi sa sobrang dami na po ng mga members natin, talagang binibigyan po nila ng mga benepisyo. Pero sana po, yung matupad na po yung pinapangako nila na magkakaroon po kami ng budget po katulad po ng seniors at PWD na talagang meron po silang budget na sa barangay natin. Sa pagtulong po sa kapwa natin, dapat po bukal po sa puso natin para po talagang maramdaman po ng mga tao na talagang yung pong pagtulong nyo at pagsiservisyo nyo ay karapat dapat po. Actually, sa aking mga pagtutulong po, lagi po akong nag-post sa social media. Pag meron po, lalo na pag birthday ko, nangihingi po ako ng mga donations kasi po marami po talagang nagdo-donate. Actually, taon-taon po meron po akong proyekto na Love in a Box kung saan meron pong mga, lahat po ng mga tao na
meron pong pwedeng i-share na blessings, yan, nagbibigay po talaga sila. Kaya makikita mo yung mga tao, hindi man sila leader, pero talagang tumutulong po sila. Sa aking palagay po sa good governance and good leadership po, dapat po i-ano natin yung mga tao po na maging leader. Lahat po ng mga tao sa paligid po natin, gawin po nating leader para maging mas effective po kung ano po yung target and goals po natin na maganap. Katulad po nung ating mga cleaning projects po, talagang yung mga community po, kakausapin po natin para po may maging magandang kalabasan po. At kung sama-sama po at tulong-tulong, mas madali po natin kasing magagawa kung ano po yung goals natin para sa ating barangay at para sa ating community. Sa akin pong pagseserbisyo napansin ko po na ang mga tao po sa paligid natin bilang isang leader po, hindi po maganda na meron po tayong mga followers. Mas maganda po na gawin po nating leaders yung mga taong nakapaligid po sa atin para mas maging effective po ang ating governance. At mas maging effective po yung leadership natin dahil lahat po tayo leaders. Sa mga tao pong mga nawawalan ng pag-asa, isipin niyo lang po lagi na andyan po si God at huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi lang po kayong magpe-pray at i-manifest niyo lang po kung ano po yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Kung gusto niyo po ng trabaho, i-manifest niyo po yun. I-manifest niyo yung mga gusto niyo po mangyari sa buhay niyo at matutupad po yun. Muli po, ako po si Kagawad Lovely Biglang Awa from Barangay Gulod, Quezon City. Sumasaludo para sa bayan.